proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Isang magandang umaga po sa ating pong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Umabot naman po ang ating pong oras upang tayo po ay mag-aral muli ng ating pong banal na salita. At bago po nating umpisahan ang ating pong umaga, ay unahin po natin ang Panginoon. Sa magang ito, mga kapatid, nais ko po kayong imbitihan kung ano man po ang inyong pong ginagawa. Ay sana po'y paunlakan ninyo ang imbitasyon ng Panginoon na ikaw at ako'y magkaroon ng panahon at oras sa kanya pong mga salita. At bago po ako tuluyang mag-simula, nais ko pong anyayahan ang lahat at tayo po muna ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na ang tahanan na nasa kalangitan. Maraming maraming salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na biyaya at lakas na inyo pong ipinagkalob sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, bigyan kami ng makalangit na kaalaman, maintindihan at maunawaan, lalo tigit mai-apply namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat at ihanda ang aming mga sarili sa pagpapala na aming pong tatanggapin ngayon. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Sa umaga pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, nais ko po kayong dalhin sa isang kaisipan na tayo pong mga Kristiyano ay malimit na nakakasumpong ng mga kapatiran natin na iba-iba ang paniniwala, pananampalataya. At nais ko pong dalhin sa inyo ang isang karanasan na kung saan malimit na kung tayo po ay nagsishare ng salita ng Diyos, malimit kayo nakakarinig ng salita ng Diyos, ay likas sa ating pong mga tao, basta naniniwala ka, ang sasabihin mo ay sapat na ang nananampalataya ka, nananalangin ka, gumawa ka ng magandang mga gawain, tumutulong ka, nakikisangkot ka sa mga anumang mga bagay na palagay mo ay tama sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kapatid, mayroon pong isang salita na sinabi ang ating Panginoon nang andito pa siya sa langit. At ito'y nagbigay sa akin ng malaking katanungan sa ating pong mga Kristiyano na naniniwala at nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Na ang sabi dito, mga kaibigan at mga kapatid, sa Matthew 7 verse 21, na sinabi ng Panginoon, sabi niya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, sinabi mismo ng ating Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay may bahagi sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang ang gumagawa ng kanyang kalooban. At sa umagang ito, mga kapatid, ano ang nais ng Panginoon na maibahagi, mailiwanag sa atin sa umagang ito, na ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Kaya napansin ko yung aking pong introduction kanina. Marami ang nagsasabi na isa lang naman ang ating pong Panginoon na tinatawag. Kahit iba-iba yung ating paniniwala, isa lang naman. Kaya dito ko po na natagpuan at natunghayan, mga kapatid, na dapat pala
kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang ating pong susundin. Kung ano yung inuutos ng ating Panginoon, yun ang ating susundin upang tayong lahat na tumatawag sa Kanya ay hindi mawalang bisa, kundi mayroon tayong masabi natin na bahagi sa karya ng Diyos. At ang keyword dito, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon ay yung salitang kaluuban. Alam niyo po, mga kapatid, aalamin natin ano ba ang kaluuban ng Diyos. Kasi maraming mga warning sa Biblia na sinabi ng Panginoon na ito'y napakadelikado. Kasi ang palagay ng tao, basta sa akin, kung ano ang aking nakagisnan, doon ako namulat, doon na rin ako mamamatay. Kung ano yung aking pananampalataya ngayon, doon na rin ako mamamatay. At the same time, naniniwala ako sa Panginoon, nananalangin ako sa Panginoon, nagsisimba din ako, nagigimong din ako sa panahon na amin pong paggimong, at tumutulong naman ako sa kapwa. Gumagawa ako ng mabuti. Alam niyo, mga kaibigan at mga kapatid, kung ang ating pong kaisipan ay nabase lamang sa ating pong mga pangsariling paniniwala, sariling kakayanan, sariling desisyon na at least gumawa lang ako ng tama, manalangin ako kahit oras-oras akong nananalangin, walang problema kasi yun naman ang nais ng Panginoon. Pero alam niyo, mga kapatid, may ibinanggit sa Biblia na ang ating pong mga sarili ay dapat nakagabay sa Panginoon. At wag po kayong mawawala. Pag-aaralan po natin ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi ang sabi po sa Proverbio o Proverbs 12 verse 14 na ang palagay natin po ay tama ito. Okay? At ang sabi po dito, mga kapatid, there is a way into the man that seemeth right, but in the end, it leads to destruction. Ibig sabihin, may tila daang matuwid sa tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Akala kasi natin ay tama yon. Akala kasi natin, yung paggawa ng mabuti sa kapwa, ay tama yon. Well, sa akin, bilang isang tagapagturo, yun ang nais ng Panginoon na dapat nating sundin. Pero may mga guide talaga ang Panginoon. Kaya yung the word will or kalooban, kasi minsan ang kaisipan ng tao, tutulong ako sa kanya, may tinatawag na self-interest. May pansariling layunin. Actually, mga kapatid, lalo na pag ang isang tao ay may nais gawin or sundin sa ating pong mga pansarili, gagawin niya ang lahat para makuha niya lang yung bagay-bagay na o magpakita siya ng magandang loob. Tutulungan niya, gabayan niya, lahat-lahat. Pero yung pala ay mayroong pansariling interest. Pero alamin natin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon ulit sa Matthew 7, versikulo 21, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay may bahagi sa karya ng Diyos, kundi yun lamang ang gumagawa ng kanyang kalooban. Ano ba yung kalooban talaga, mga kapatid? At alamin natin, ang sabi dito sa
Salmo 40, na mismo ang sabi ng Panginoon ay ganito. Salmo 40, versikulo 8. Sinabi ni David, "I delight to do your will, O my God, because your law is within my heart." Sa Tagalog po, mga kaibigan, ako'y nagagalak na sundin ang inyong kalooban, O Panginoon ko, dahil ang inyong kautusan ay nasa aking mga puso. Mga kapatid, ito pala yun. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. At ano yung kautusan, mga kaibigan, mga kapatid? Ang sabi ng ating Panginoon na naririto siya sa Juan 13, versikulo 34 hanggang sa 35. Simulan ko sa 31. "So when he had gone out, Jesus said, 'Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself and glorify his immediately. Little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me, and I will say to the Jews, where I am going, you cannot come. So now I say to you,'" in verse 24, "'a new commandment,'" yung bagong kautusan. Kasi ang sabi nila, wala na yung kautusan, mga kapatid. Now, ang bagong kautusan na sinabi ng Panginoong Diyos, "A new commandment I give to you, that you love one another as I love you, that you also love one another." In verse 35, "By this, you all know that you are my disciples, if you love one another." Ang bagong kautusan ng Panginoong Diyos ay magkaroon tayo ng pagmamahalan sa ating kapwa. At it is quoted also sa commandment ng Panginoon sa unang tapyas na bato. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, "Love the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct our path." In other words, mahalin natin ang una ang ating Panginoon, pagkatapos ang ating pong sarili, pagkatapos ang pagsunod natin sa ating pong kapwa, nang sa gayon ay mapapanatili ang itong kautusan na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kautusan at sinabi ng ating Panginoon ay itinuturo kung paano natin mahalin ang kapwa. Now, paano natin mahalin ang ating kapwa? May sabi ng iba, wala nang kautusan, Pastor, basta mahalin mo na lang. Kaya ang tanong ko, paano natin mahalin? So pupunta ka ulit doon sa initos ng ating Panginoon na hindi yan winala magpakailanman, at yan yung sagradong kautusan na Ten Commandments, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po yung kautusan na yon? Para po sa tao, ang kautusan ay igalang mo ang inyong magulang upang humaba ang iyong buhay. Huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, at huwag mong iimbutin ang bagay o lahat ng mga bagay na kung ano ang inyong, ano ang mayroon sa inyong kapwa. Ibig sabihin, doon napapaloob, mga kaibigan, mga kapatid. At yung kaulooban ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, upang wala tayong, yes, andun yung tinatawag na the ethics, yung pagsunod at paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, hindi pala yung
naiisip natin, paggawa natin ng mabuti. Ibig sabihin, pag gumawa tayo ng kalooban ng Diyos, hindi lang yun mabuti dahil ikaw ay may sinusunod na pattern. Now, paano po natin maibabahagi din ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Yung tama lang ba yung ating paghimong? Tama lang ba yung ating pong pagpapanalangin? Mga kaibigan, mayroon pong pattern ang sinunod ng ating Panginoon. Una, mga kaibigan, tutukoy at ituturo tayo sa unang utos, sa unang tapyas na bato, na yun ay apat na utos na patungkol sa ating Panginoong Diyos. Ano yung unang utos? Ang unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng anong Diyos-Diyosan sa ibabaw, sa langit, sa ilalim, sa dagat, at kung anuman at inyo pong yuyukuran. Ang ikatlong mga utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan o walang kabuluhan. At ang pang-apat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat o ikapitong araw upang ito'y ipangilin. Ibig sabihin, itong mga utos na ito, mga kaibigan, yun po yung tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni Haring David, I love to do your will, O God, because your law is within my heart. In other words, mga kaibigan, yung pagsunod pala sa ating Panginoon, ang pagsunod o pagpakita ng magandang ugali sa ating kapwa-tao ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. In other words, it will what combine with love, mga kaibigan. Kung mahal natin ang ating Panginoon, kung mahal natin ang tao, kailangan mong pumunta doon specifically sa 10 utos na sinabi ng Panginoon. Marami akong na-encounter, mga kapatid, na ang kautusan ay tungo sa ating Panginoong Diyos. Yes, ang ating lamang ang Panginoong Isos, ang siyang kautusan natin bago ngayon. Wala nang ibang commandments, kundi ang ating Panginoon. Mahalin natin ang ating Panginoon. Pero alam niyo po ba, may inutos din ang ating Panginoon. Sabi niya sa John 14, verse 15, ang sabi mismo ng ating Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, sundin mo ang aking kautusan. At ang kautusan ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay walang iba kundi ang 10 utos na hindi ito sinulat ni Moses, mga kapatid. Ito po'y sinulat mismo ng ating Panginoon, ng kanyang daliri, mga kaibigan. At ito po'y hindi nakabilang sa sulat ni Moses. Okay? So mga kaibigan, mga kapatid, bago po ako tuluyang magtapos, nais ko pong iklaro sa inyo. Ulitin ko ang sabi niya sa Mateo 7:21. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay may bahagi sa kaharian ng Diyos. Kundi yun lamang ang sumusunod sa kanyang kalooban o gumagawa ng kanyang kalooban. At ang sinabi po ni Haring David, ang kalooban na yon ay walang iba na tinutukoy doon ay ang 10 utos. Sabi ni Haring David, I love to do your will, O God, because your law is within my heart. Ako'y nasasayahan. Ako'y nagagalak na sundin ang inyong kalooban, Panginoong Diyos, dahil ang aking pattern, ang inyong pong kautusan ay nasa aking mga puso. In other words, mga kapatid, ang kalooban, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos ay ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Ang huling talata na aking pong babanggitin, mga kaibigan at mga kapatid, ay matatagpuan sa ating pong Biblia na ang sabi po dito sa Revelation 14, verse 12.
Na ito po ay huling sinulat ng ating pong mga propeta o propeta na si Juan Revelator. Na kunana dito ay, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Tatlong bagay po na ating pong ipapaliwanag dito, mga kapatid. Ang sabi dito, ito ang pagtsatsaga ng mga banal. Bakit sinabi na ang pagtsatsaga ng mga banal? Dahil alam nyo, mga kapatid, mahirap sa totoo lang, mahirap talaga sundin ang kautusan. Ngunit kung mayroon po tayong tsaga, ninanais natin, mga kapatid, na sundin ang kanyang kalooban sa pagkakaroon ng ating pong trabaho or talagang ninanais natin. Nagkakaroon tayo ng effort, mga kapatid. Kaya pala ikaw ay tatawaging banal dahil ikaw ay may tiyaga. Ikaw ay tumiis. Ikaw ay may mahabang pasensya sa pagsunod na kahit hindi mo nasusunod. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Na siyang sumusunod ng kautusan ng ating Panginoon at may pananampalataya kay Hesukristo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, yung pagtsatsaga natin, yung pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon at may pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, ayun lamang pala ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ninanais ko, mga kaibigan, mga kapatid, na nakikinig ngayon, nawa ang Diyos ay patuloy na kumatok sa ating mga puso. At ang aking panalangin ng Santong Espiritu ay siyang bumukas at tulungan kang bumukas ng inyong mga puso. Yung kaisipan, natanggapin natin ang turo o kauturuan ng ating Panginoon, ang pagsunod sa kanyang kalooban at walang ibang kalooban na yun, kundi hindi lamang humihinto, hindi lamang sa isang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, kundi mayroong pattern, mga kapatid. At walang ibang pattern. Mahalin natin ang ating Diyos, mahalan natin ang ating kapwa, at yung specification na itinuro ng ating Panginoon. Dito malalaman na ikaw alagad ng Panginoon kung ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa kapwa. Nais ko po kayong ipanalangin, mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po yung nagpapasalamat. Sa iyong walang hanggang pag-ibig at paggabay, pag-imbita sa bawat isa sa amin na sa kabila ng amin pong pagtalikod sa inyo. Maraming beses kaming humiwalay sa inyo pong gabay. Marami kaming binayulate sa inyo pong mga kautusan. Nawa po, Panginoong Diyos, pakalinisin kami. Bigyan kami ng panibagong pagkakataon. Masilayan at matagpuan ang katotohanan sa aming pong mga buhay. Ang katotohanan ng iyon ay ang pagsunod sa inyo pong kalooban at walang ibang kalooban kundi ang inyo pong 10 utos na tinagubinin sa bawat isa sa amin. Patuloy din nawa na ikaw ay magpatnubay sa aming pong mga kaibigan, mga kapatid na nakikinig ngayon. Nawa po, Panginoong Diyos, ay patuloy kaming magkaroon ng pananampalataya. Hindi sa aming kakayanan, kundi sa pananampalataya ng aming Panginoong Hesus na siyang nagbayubay doon sa cross. At magkaroon kami ng panahon sa pakikinig sa inyo. Patawad, Panginoong Diyos, kung saan kami nasumpungan nagkasala, dahil ito po yung aming iniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Mga kaibigan at mga kapatid, ako po ay magpapaalam na at sana po ay sa susunod na mga panahon na tayo po muli ay magkikita o makakarinig ng atin pong mga salita ng Diyos, nawa po ay ihanda po natin ang ating sarili. Ang inyo pong lingkod ay nagsasabi, mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa at tinutupad nito dahil ang kanyang pagparito ay malapit na. At may gantimpala po tayong buhay na walang hanggan. Inyo pong lingkod, Pastor Dan, ang nagsasabi, mapalad kayong lahat sa araw na ito. This is your Adventist World Radio.